Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tama ang magugugulan. Komentaryong pagkatotohanan, ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin pag-usapan. Upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukula. Komentaryong makatotohanan, ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody. Welcome to the program. Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ben Paimon po. Nagmamagandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na ho kayo sa nakalipas na dalawang araw noong last week. Ay wala po tayo dito sa ating programa. But today, nandito na po tayo and hopefully tuloy-tuloy na po ito na walang absence ang inyong lingkod. Magandang gabi po. Hindi po sinasadya.
Okay? Maraming maraming salamat at maraming salamat sa inyong pagtiyaga at pag-concern sa inyong abang lingkod. Maraming maraming salamat. 30 days more to go. Oh, inauguration na po ni BBM. What about that? Oh, 30 araw na lamang po. Inauguration na po ni BBM. Oh, and on June 30 oh, at 12 noon, magsisimula na po officially as President of the Republic of the Philippines. Hindi na po presumptive president, hindi na po president-elect. Kung hindi, siya na po ang tunay na presidente ng Republika ng Pilipinas. Already, pinag-uusapan na po ng kanyang pamilya. Saan po ba ang inauguration ni BBM? Oh, grabe talaga, no ha? The inauguration committee is now talking about where to hold the inauguration party. Oh. At ang sabi po ng matandang kapatid ni BBM, si Senadora Amy Marcos, dapat po sa Quirino Grandstand. Wow! O nga naman, dyan po nagsasagawan ng kanyang talumpati to the people. Oh. Noong panahon na buhay pa po yung diktador na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ama ni BBM. Diyan po sa Quirino Grandstand, oh, nagsasagawa ng kanyang mga speeches po to the people. Wala naman po sigurong masama ho dyan. Oh, di ba? Kanya man lamang sabi ng nakababatang kapatid ho nila, si Irene Marcos, eh kung umulan, paano tayo? Yung open air nga naman, ano ha? Eh kung umulan, paano ang tao ba yan? Ah, kanya ho, medyo they reconsider the proposal na gagawin po ang inauguration dyan sa Quirino Grandstand. Tag-ulan na naman po kaya. Kasi kaya medyo mahirap pong isagawa dito po sa Quirino Grandstand. Lalong-lalo na po sa dakong hapon. Kainit-init po ng panahon. Ha? Pagkatanghali, pagdating po sa hapon na yan, nandyan, nagpukulimlim na po at nag-uulan. Now, nasa wet season na po tayo, nasa tag-ulan na po tayo, mahirap daw pong isagawa. Sabi ni Irene sa Quirino Grandstand. E saan pa ba ang naiisip po nila? Well, Philippine Museum, o yung dating, ano yan eh, dating Senado, tatanggapan po ng mga senador dyan sa Museum of the Philippines. So, meron din pong nagbabalak na gawin po sa, pwede naman nilang gawin sa Araneta Coliseum. Better still, oh, libre ho yan. Ibibigay po dyan sa Philippine Arena. Oh. Total ang supporter po ni BBM, Iglesia ni Cristo. Pwede naman po siguro paggamit po ang Philippine Arena. Eh hindi pa po na natatapos po yung binabala ko ni Pastor Apollo si Kimuloy. Diyan sa Davao, Convention Center po ng SMNI. O ano ba yung tawag nila diyan? O meron din daw po silang isasagawa o i-co-construct na katulad po ng Philippine Arena diyan po sa Davao City. Abangan na lamang natin, pero ngayon, hindi pa po pwedeng magamit para sa inaugurasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh. So, abangan na lamang natin kahit saan po nila gustong i-hold ang inauguration. But already ho, mga kabayan, kapansin-pansin na ang cabinet posts para dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay almost complete na po. Lalong-lalo na yung mga economic managers at umaani na po ng paghanga mula sa ating mga kababayan. Pati ho yung mga hindi bumoto kay BBM ay humahanga
dito po sa economic managers ni BBM. Dangan nga lamang ho, mga kababayan, pagka pinag-uusapan ang buwis, eh hati po ang mga economic managers. Eh itong hindi ko alam po ito, mga kababayan, kung hati ang economic managers sa taxation, eh saan po kaya pupunta? Sa kanino kaya papanig si BBM? That is the problem today. Lalong-lalo na pag-uusapan ng taxation ho, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? The president himself, oh, may problema sa taxes ho. Ito pinakamatinding problema natin ho, mga kababayan. Paano kaya makakasigil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng buwis sa taong bayan without him or his family paying for the taxes due? Oh, sa estate tax, papaano yung hindi niya binayaran buwis nung siya po ay gobernador ng Ilocos North? This is the problem that confronts the new president today, ho, mga kababayan. Hindi po maiyalis ito. Hindi po pwedeng kalimutan nun natin ang nakaraan. Ho? Hindi po pwedeng kalimutan. Sabi nga ni Bongbong, ho, eh. Eh kalimutan na po natin ang nakaraan. When asked by a reporter, ano ang gagawin po niya sa nakaraang mga corrupt practices? Ho? Eh sabi niya, eh, let us forget the past. Hindi pa naman ako pangulo noon eh. Pero I knew that the reporter was referring to himself, to the BBM, oh, mga kababayan. Anong gagawin mo ninyo pagka tinanong ng bayan, paano yung mga buwis na hindi ninyo binayaran? Bakit ninyo sisingilin ngayon ang taong bayan? Ay, nako talaga. Pero hindi po natin pag-uusapan yung bagay na yan sapagkat paraanin mo natin, oh, mga kababayan. Baka naman oh, meron pong natatayang pamamaraan o kaya solusyon ang bagong Pangulo natin. Paano niya matutugunan ang pangangailangan daw po na magdagdag po tayo ng buwis sapagkat lumubo ang utang po natin panlabas dahil ginamit daw po sa COVID response ng ating bansa. Sabi, no? COVID response. Doon daw po napunta ang pera na inutang ng Duterte administration. Unfortunately for the Duterte administration, the Ibon Foundation ho, na nagmamasid po ho, dito sa mga gawain ng ating pamahalaan, nakita po nila na ang pera na ginamit po sa COVID response ay umabot lamang po ng 570 billion pesos. At hindi man lang umabot sa 1 billion pesos. Pero ang inutang na pera ho para sa COVID response ay mahigit 5 trillion. Ho? 5 trillion piso. So Mr. President, Mr. Duterte, sir, where did the money go? Bakit ninyo ngayon bubuwisan, ho? Ha? Sisingilin ng mas mataas na buwis ang ating pong mga manggagawa. Yan po ang sinasabi nyo ng mga economic managers po under the BBM. Even the past economic managers, ho, panahon po ni Pangulong Duterte, yan po ang sinasabi nila. Pagbabayarin, ho, ang ating mga manggagawa, ho, ng mas malaking buwis para makabayad daw po tayo sa ating utang panlabas at utang panloob. Is this fair? Is this just? Yan ho ang katanungan po ngayon, mga kumbaya. And this is one question that the BBM, ho, Bongbong Marcos, must solve. Kasi ho, hindi po pwedeng hindi tayo magbayad ng utang. Kung hindi, hindi na tayo pa utangin muli. So where do we get the money to pay the debt? Diyos Mariano Garapon, oh. Ayan, oh. Problema ho natin, malaki ho ito.
Pero hindi bali, hindi naman po problema ng mga kababayan natin ito dahil hindi naman po sila kabilang sa 31 million Filipinos na bumoto kay BBM. O, problemahin na po ninyo, o, yung 31 million Filipinos who voted for BBM. O, pag-aralan na ho ninyo siguro, kasama na ho kami dyan. O, pag-aralan na ho natin, tama na ako ha. Pag-aralan na ho natin, paano ba natin malulutas ito? Di ba? Alangan naman na hindi natin pag-uuntugin ang ating mga kauluan para ayusin po itong problema ho natin sa pagbubuhis. Meron po akong naiisip po. Isang paraan. Kasi ho, kung ang mga manggagawa ho, ang pipilitin at pipigain ho natin na siya magbayad po ng mas malaking buhis. Kawawa naman po mangyari. Kapiranggot na nga lamang po yung 31 pesos o dagdag sa kanilang sweldo, kukunin din po ng gobyerno. Mas malaki pa ang kukunin ng gobyerno sa buwis. Eh, niloloko lamang po ninyo mga manggagawa. Bakit hindi nyo buwisan? Ito mga negosyante ho natin, kalaki-laki ho ang kanilang mga kinikita ho. Kahit may pandemya, ang laki-laki po ng kanilang mga inilalagay po sa ano sa news, no? Kita ho nila, meron 26%, meron pong 14%, 20%. Eh, ang lalaki ho ng kita niyan, mga kababayan ko. Bakit hindi po sila ang pakiusapan ng ating gobyerno? Hoy, mga employers po, mga kapitalista, mga negosyante, pwede po ba magbayad mo kayo ng buwis? Eh, siyempre ho, hindi papayag ang mga yan. Bakit? Eh, mababawasan ho sila ng kita eh. Oh? Hindi papayag ang mga damuho na yan, oh, mga kababayan. Never, never, never. Ituturo nila ang mga manggagawa sapagkat ang mga manggagawa, walang magagawa eh. Di ba? Wala ho tayong magagawa, no? Pero ngayon po, mga kababayan, meron tayong magagawa kung papayag ho ang Kongreso. Di ba? Ito ang gagawin ho natin. Pwede lamang po eh, pagtulungan na ho natin ito. Ha? Kung gusto nating bumuti ang ating gobyerno, at least, no, kahit temporary lamang ho ito, ha? Maisagawa ho natin sapagkat ito po ang kailangan para lumitaw, ho, lumitaw ang mga tax evaders. Ho. Andano ninyo ito mga kababayan. Bilyong-bilyong pera ho na dapat po sa ating gobyerno mapunta galing po sa mga negosyante. Hindi po nakakarating sa pagmimina, sa construction, whatever, oh, mga kababayan. Manufacturing, hindi po talaga nagbabayad ng buwis na tama ang mga negosyante o natin. Ang kanilang binabayaran, hindi po ang kanilang taxes, oh, kung hindi yung tax collector. O, hindi po ba? Oh. Ngayon, paano natin sila mapipilit po na magbayad? Yan. Ito po, mga kababayan, medyo masalimot na bagay ito. And probably, we will have a hard time fighting for this. But I think this is the solution to the problem. Po. We will ask for the amendment of the Bank Secrecy Law. Pwede po kaya ito, mga kababayan? Papayag po ba kayo? Napagalaw po natin ang Bank Secrecy Law. I-lift po natin yung secrecy sa pagbabangko. Hindi naman po natin kukunin ang mga deposito ng mga negosyante, mga kababayan. Hindi natin gagalawin yan. Sisilipin lamang po natin kung magkaano ang kanilang mga deposito sa mga bangko natin dito sa Pilipinas. Oh. Sisilipin lang ho natin.
sapagkat dyan po nila itinatago yung kanilang mga kapirahan. Oh. Hindi lamang po dito sa ating bansa, meron pang ibang mga bansa na pinaglalagyan po ng mga negosyante ang kanilang pera na hindi po pwedeng galawin nino man. And I think it's about time, my friends, that here in the Philippines, yung bank secrecy law ay pwede naman nating buksan na ho, mga kababayan, at masilip po natin yung mga tax evaders. Oh? Ang layunin lamang ho natin dito eh, flush out the tax evader ho, mga kababayan. Kasi ho, kung hindi natin i-flush out ang mga yan, kawawa ho ang mga manggagawa, tayo ho, mga kababayan, ang kawawa ho dito. And we will suffer. Oh? Why? Kasi tayong parurusahan ho eh. Tayong sisingilin. Samantala, laki-laki ng pera ho ng mga negosyanteng hindi nagbabayad ng tamang buwis. Eh, dapat naman po sila magbayad. Di ba? So, ito ho mga kababayan, ang pinakamaganda siguro na solusyon para yung mga negosyante naman, magkaroon sila ng sense of responsibility. I'm sure, my friends, alam ko po mga kababayan, na yung mga lawmakers po natin ay magkakaroon po ng agam-agam, magkakaroon po ng pagdududa, magkaroon po ng di pagsang-ayon ho dito sa amendment of the bank secrecy law. Bakit po? Kasi yung mga negosyante ang naglagay po sa kanila, sa kanilang posisyon, sa kanila ho nang galing ang pera na ginamit po nila sa politika. This is the reason why I said medyo mahirapan po tayo dito. Pero kung if there are 31 million ho, mga kababayan, na sumuporta kay BBM, kung totoo man po, itong 31 million pesos, hindi naman pesos, 31 million Pilipinas po, mga kababayan, eh anong ikinatatakot ni BBM? Anong ikinatatakot po? Huwag na ho yung mga congressman. Huwag na ho yung mga congressman. Si BBM na lamang po. He is supported by 31 million Filipino voters o mga kababayan. Ano ang kanatatakot ko dito? Sige nga ho. Magpakitang gilas ho ang mga tao mismo na bumoto ho kay BBM. Awalang bisa na po natin yung bank secrecy law at nang masilip po natin ang kapirahan na mga negosyanteng ayaw magbayad ng totoong buwis. And sisilipin lang naman ho natin ho yung mga malalaking mga negosyante ho na ayaw po magbayad ng totoong buwis. Hindi naman po lahat siguro ito eh. But there are big companies that do not pay the right taxes. Ipinapasa po sa ating pong mga maliliit na mga manggagawa. And that makes it difficult for every one of us. Good evening po. Good Monday evening. Sabi po ni Ma'am Felisa, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. Miss Universe, BSC family, and all the viewers, keep safe po and God bless. Yan po ang sabi ni Ma'am Felisa Malibiran. Oh. Lillian Gabriel, Pastora, good evening, Ma'am. Blessed Monday po, Tata Ben. And Miss Universe, more power to your honor, please. Stay safe and healthy. Hello, Salaw family, Ma'am Jean, good evening. And BSC family, God bless us all. God first, Sheridan na po. Ayan, Ma'am Lillian Gabriel. Nandyan po si Jomai Maymar. Oh. Nats Alforte is also watching. Jomai Maymar, good evening po, Sir Ben. Angelica Paz, happy Monday and blessed week ahead. And let me see. Oh, ayan. Oh. And to all, especially sa mga sa inyo, sa BSC, Sir Ben, Paipon, Your Honor, Peace, and Ma'am Lynn, this universe. Glad to see you back po. Tama nga. Pasensya na po ha. More power at ingat po lagi.
God be with us always. Yan, si Ma'am Angelica Paz. Thank you very much, Ma'am Angelica. And then Pedraves, good evening, Sir Ben Paipon. Watching po, sabi ni Eden Pedralves. Uy, meron po kaming balita dyan, Ma'am Eden, ha? Bakit po naman halos lahat ng mga munisipyo, lahat po ng mga towns dyan sa Tugigaraw, Cagayan, ha? Ang mga nanalong alkalde at vice alkalde, ha? Eh, mag-asawa, Ma'am Eden. Is that true? Pero totoo siguro ito sapagkat fact-check naman ito eh. Can you imagine 11, 12 towns in the whole province of Cagayan? Ang mga nanalo pong mayor at vice mayor sa mga mga towns, so, mga kababayan. Eh mag-asawa po, mayor at vice mayor, mag-asawa po. Either yung babae ang mayor or yung lalaki ang vice mayor or vice versa. Kung sino po ang naging mayor noon, magba-vice po ngayon. Magpapalit lamang ho sila. Grabe naman ito mga kababayan. I cannot imagine this is happening in the Philippines. Only in the Philippines ito mga kababayan ko. Ma'am Eden, can you tell us, totoo ba ito? Totoo na ba talaga ito? Ito na bang kalakaran ho dyan sa ating lalawigan? Dyan sa Tugigaraw? My goodness, good evening, Mr. Paipon. Sabi po ni Eden Pedralves. Eve Ramos, good evening po, Sir Ben Paipon, Miss Universe, Ma'am Lynn, at sa lahat po ng BSC family. Stay safe and God bless us all. Yan po si Ma'am Eve M. Ramos. John Rob Buller Bulak. Good evening po with love. Yan, sabi po niya. Ha? Watashiwa, good evening po Sir Ben and all viewers of YHP. Keep safe everyone. Ha? Ma'am Chincha Buste. Good evening po Sir Ben and Ma'am Lynn sa buong BSC at sa mga viewers ng YHP. Your honor, peace po of YHP. God bless po. Sabi ni Ma'am Chincha Buste. Oh. Bayaran niya po lahat. Sabi po ni Ma'am Felisa Balibiran. Set a good example. Di pwedeng kalimutan yun. Kaming simpleng mamamayan, sumusunod sa dapat bayarang taxes. Ito na ho ang pakiusap ng isang hindi po bumoto kay BBM. Ayaw na nila sanang mag-comment-comment pa po sapagkat naniniwala din po sila na dapat na siguro mag-isip-isip na po tayo sa ikabubuti ng ating bansa. Totoo po yan ho, mga kababayan, including myself, including our friends, very close friends. Mahirap po kasi laban ng laban eh, di ba? Pero unfortunately, there are issues that could never die. Hindi po pwede, katulad doon ito, buwis. Problema po ng Pangulo ngayon, magbuwis. O mangolekta ho ng buwis sa taong bayan. E ang tanong ho ng taong bayan ho eh. Mr. President, you are not paying your taxes. How can you ask us to pay our taxes? So yun, ito sinasabi ni Ma'am Felisa ho. And I can only agree with her. Lutasin muna ninyo yung sarili ninyong problema. Make sure natanggap po ng taong bayan ang solusyon po ninyo sa sarili po ninyong problema. After that po, pagka nabayaran, naayos na lahat, e makasakali matanggap po kayo ng taong bayan ng totoong totoo. Di ba? Wala naman po siguro basta ba, mag-inauguration po kayo dyan sa Luneta.
wala naman po masama. Wala naman pong tutulang taong bayan. Basta pumayag si Kais ko, si Yorme, oh. Wala problema ho eh. Kahit saan. Di ba? Pero pagdating na ho sa mga pag-aayos ng sariling mga problema sa bayan ho, eh, kinakailangan. Be the model ho, Mr. President. Ho. Be the model. Kasi hindi naman po tama na tayong lahat ho. Ho. Eh, magbabayad ng buwis. Pero si Mr. BBM, si yung mga Marcoses ho, ay hindi po nagbabayad ng kanilang sariling buwis. Di ba? Anyway, ho. Alright, Felisa Malibiran, ho. Ah? Mel Rodelio Militante is watching. Good evening, Mel. Babangon tayong muli. O, sino naman ito kaya? O, may mga paraan tayo dyan. Kung palayagan, papayagan lang po tayo na makabigay ng solusyon. Ang problema, ang mga nasa mababa na antas ay di pakikinggan. Puro ako may paraan. Ako dyan. Okay, babangon tayo muli. What is your solution? Sige nga po. May paraan ako dyan. Sabi po ng babangon BTM. Ah, hindi na BBM ito. BTM. Ah, babangon tayo muli. Okay. Oh, Mel Rodelio, buenas noches, Señor Ben. Hola a todos los espectadores de Your Honor, please. Okay? Oh, ito na po ang karugtong ng babangon tayong muli. Kahit ang droga ay wawakasan sa idea ko, trilyon na buwis ay makukuha din taon-taon. Aba, mukhang may solusyon. Si babangon tayong muli. Huh? Ravilo Olivar is watching. Dagdag ni BTM. Ano nga paraan mo, sir? Ako may paraan ako. Ikaw nga itong nagsasabi ko ng paraan. Ako, nagsabi na ako ng isang paraan. Huh? Ang amyendahan natin yung bank secrecy law para ma-flash out natin yung mga tax evader, BTM. Ano ang tingin mong magandang solusyon dito sa pagbubuwis. Oh, ayan, meron na akong solusyon. Okay? Mercy Ong is watching. Good evening, Kuya Ben Paipon and Madam Lynn. Stay safe po. God bless po. Ayan. Wala pa rin yan, sir. Aba, okay ha? Hindi mangyayari yan. Hehe. Oo nga. Alam ko, medyo mabigat ito. Pero kung gugustuhin po natin, mangyayari po ito. Kung papayag ho ang 31 million voters na bumoto kay BBM, pwede ho ito eh. Pwede ho ito. Walang magagawa po yung mga senador ho natin, mga kongresista ho natin. Nandyan po sa kongreso. Ilan lang ho sila eh. 31 million is the first of its kind in the history of the Philippine Republic. Majority po of the Filipino people voted for BBM. O eno. Okay? Rachibu Menjola. Oh. Hello. Matagal ko nang hindi na nariringan ito si Rachibu Menjola. Eh? Hello, sir. Rachibu. Magandang gabi po. Blet Balion is also watching. Pabati po kay Wilfredo Agustino na way lagi siyang nasa mabuting kalagayan. At ligtas sa anumang panganib. Ingat po siya palagi. Ayan. Mr. Wilfredo Agustino, dyan po sa Mindoro. Magandang gabi po sa inyo at sa inyong pamilya. Dyan po sa Mindoro, sabi ni po ni Madam Mercy Ong. Nandaya yan, alam ng buong mundo. Rachibu Menjola. Come on. Oy, tama na muna yun, ha? Ah, ito, sabi ni babangon tayong muli. Hindi mareresolba yan. Ang issue, paano bayaran ang utang?
O eh, paano nga? Paano nga BTM? Oh, paano? Please give us an example of what you're thinking of. Ano po ba ang solusyon ninyo dito? Kasi sabi ng mga economic managers so natin, aba, kailangan ho, magdagdag tayo ng mga voice sa mga manggagawa. Pero hindi nila ginagalaw yung mga mayayaman ho, na bahagi ng ating lipunan. Bakit hindi nila gagalawin ang mga yan? Eh, nandyan po ang pera ho sa mga negosyante ho natin. Diba? At they are part of the country ho. Bahagi po sila ng ating bansa. Sila ho ang nagkakamal ng limpak-limpak na pera. Pero pagdating ho sa buwis, bakit ho? Kapiranggot sa kanila. Bakit po sa taong bayan? Hindi pa nakasubusweldo ang mga manggagawa. Bawas na ho ang kanilang sweldo. Bakit po yung mga negosyante ho natin? Hindi po nagbabayad sa BIR ho mismo ho, para sa koleksyon ng taong bayan, ng koleksyon ng ating gobyerno. Ang kanilang binibigyan ng pera ho, binabayaran ho, yung tax collector. Yung kanilang collector ng BIR, ho, hindi napupunta sa kaban ng bayan. Ito ngayon ang uuri natin ho natin. Bakit ho nagkaganyan? Kailangan ho yung mga tax evaders. Meron na po ba kayo na nadidinig na nakulong na tax evader? Ho? Wala eh. Diba? Ito dapat ang atupagin na ho natin. Atupagin ng bagong administrasyon. Kung gusto talaga na magbabago na ho ang ating bansa. Babangon tayong muli. Yan po ang sigaw ng bayan ho ngayon eh, di ba? Sangayon ako dito, BTM. Ha? Babangon tayong muli kung papayan si BBM. Di ba? Okay. Babangon tayong muli. Sabi niya, may mas magandang paraan dyan. Paano lalaki ang buwis at mababayaran ang utang ng Pinas sa labas at sa loob, pati droga. Masusumpo. I'm waiting for your, ano, for your solution, Mr. BTM. Junior Dal is watching. Rachibu Menjola, ang kakapal ng mukha ng mga iyan. Nakakadiri na. Yan ang sabi ni Rachibu Menjola. May memory loss ang lahi ng mga Marcoses. Diyos ko po dahi. Eden Pedralvis. Oh, ito po ha, yun sa Tugigaraw. Marami pong bayan dito sa Cagayan. Ang ganon, maliban lang po ang Tugigaraw. Except Tugigaraw, almost all the towns in Cagayan Valley po, mga kababayan. This is a new world. Oh, only in the Philippines. So, halos lahat ng mga munisipyo po ng Cagayan Valley. Oh, makinig po kayo, mga taga Cagayan Valley. Oh, bakit po pumayag ko kayo na mag-asawa ang inilagay po ninyong alkalde at busy alkalde? Ho? Grabe naman ito. Nabayaran po ba kayo? Hindi. Demokrasya pa po ba ito? Hindi na. Demokrasya daw ho. Dahil ibinoto daw po sila ng taong bayan. Wow. Ay, naku, talaga naman. Chincha Buste, yung dapat pong bayaran ng mga Marcos, hindi nila ikahihirap magbayad man sila. Pero ang dagdag buwis na ipapataw sa mga manggagawa ay parang inagawan mo sila ng ihahain nila sa hapagkainan nila. Bakit kailangan pahirapan ang mga ordinaryong tao? Wala na po bang ibang solusyon maliban sa dagdag buwis na dagdag pahirap? This is also the question we ask, Ma'am Chincha, ho. Sa totoo lamang ho. But there is no other way. Meron ibang mga pamamaraan, but it will always boil down to taxation din eh. Taxation po. Kung meron man pong
solusyon ho dito. Gusto kong marinig ho kay BTM. Babangon tayo muli. Baka meron silang magandang naiisip po eh. Pamamaraan ho sa pagbabayad ng buwis. Sa halip na ang hihingan po ng karagdagang buwis, ito mga naghihirap na po nating mga manggagawa. I'd like to hear that. Kasi yung aking solusyon, mahirap man pong gawin, pero kung may political will, ha, mga kababayan, ng tagapamuno ho, ng ating bansang Republika ng Pilipinas, magagawa ho ito eh. Pero kung walang political will, that means, kung ayaw po niyang magiging maayos ang takbo ng pamumuhay po ng bawat Pilipino, ay hindi nga po mangyayari. Open the bank accounts of these big companies, ho, mga kababayan, para ma-flush out kung sila po ay nagbabayad ng tamang buwis o hindi. Isama na ho ninyo mga manggagawa, pero anong makikita ho nyo dyan? Wala naman po silang mga bank accounts. Wala naman po silang mga banko de libro de banko, ano ba yun? Huh? Wala naman po eh. Meron silang ATM. Pero, ang laman ho, akin si ubus ulit. Pero yung mga negosyante ho, yung mga malalaking negosyante ho, mga kababayan, nandyan ho, ang pera ho nila, nasa banko talaga. Pero paano natin makikita ho yung laman po ng kanilang deposits when there is this bank secrecy? This has to be amended, ho, even if for temporary purposes only. Nakikita kasi natin ho, sino po ang matinong Pilipino ho ngayon na nakahandang makipagtulungan para maayos po ang posisyon ng ating bansa pagdating sa pananalapi. Di ba? Ito naman ho, kailangan lang ho dito political will, Mr. Incoming President, political will. Hindi po nagawa ni Digong ito. Ho. Pati nga po yung kanyang sal-in, eh, ipinagkait po niya sa taong bayan. We do not even know now how much he is worth. Digong is worth today. Pero I'm pretty sure ho, mga kababayan, with the trillions of pesos ho, na inutang po ng bansang Pilipinas ho, at 570 billion lamang po ang napunta sa COVID response, eh saan napunta po? Wala pang isang trillion yun. Eh saan napunta yung 4 trillion po, mga kababayan? Oh. Eh ang recommendation ho ng kanyang mga economic managers, eh, buwisan ninyo yung mga mahihirap natin, mga manggagawa. Diyan ninyo kunin yung pambayad ho dito sa ating utang panlabas at utang panloob. Wala na ho kayong ginawa kundi pahirapan ang mga mahihirap nating mga kababayan. Ayan ako, Rachi Boom Menjola, lagi ako restricted, sir. Bakit ka restricted dyan? Ha? Babangon tayo muli. Salamat po sa live mo, sir. May paraan tayo dyan. Pero di natin sasabihin dito sa online. Pero pagka itong idea ko susundin nila, ay sigurado makakaya lahat yan, pati droga, mahinto yan. Baka naman uwi, kukunin mo si Pastor Apollo, si Kibuloy, Padre. Ha? Hindi ako maniniwala dyan. Ha? Pero you better tell me now. Tell the Filipino people kung talagang merong pong merito yan. Ha? At talagang makakatulong. Oh. Susuportahan taga. Ibig sabihin, we will support you all the way kahit hindi tayo magkalahi. Oh? Kahit hindi po tayo magkasama sa politika. Oh. For as long as it is for the people and for country, BTM, oh, babangon tayo muli, susuportahan kita. I will assure you that. Sabihin mo na kung merong kang natatagong solusyon sa problema ng bayan.
susuportahan taka. Okay? Okay? Huwag mo nang ipagkait. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Ito na po ang panahon. Pag-usapan ho natin ang mga solusyon. Kasi ito po ang kailangan ho natin. No? That's why I quit working for private companies. The tax deduction is too big for someone like me who is single. O nga naman, o alam po ninyo, matindi ho ang kaltas para sa mga single people, ho. Well, bakit hindi ka kasi kumuha ng partner mo? Grabe ka na. Matindi ho ang kaltas. Rachibu Mendiola, ordinaryong tao lang ang kayang pahirapan ng gobyerno ninyo. Naawa ako sa inyo. Ako, ganun na po eh. Kasi kung 31 million ito, ho, mga kababayan, na bumoto ho kay BBM, magkaisa ho, katulad po ng ginawa nila, pagluklok kay BBM bilang pangulo ng bansa. I don't see any reason why hindi po mangyayari po ang gusto natin. I-flush out ang mga tax evaders, ho, yung mga hindi nagbabayad ng buwis. But of course, that includes your president, ho. Kasi hindi po siya nagbabayad ng kanyang buwis. Eh. Hindi po ba siya? He is the only president convicted, ho, that became the president of the Republic of the Philippines. But even that is gone. Kasi ho, nag-decision na po ang COMELEC. Inaantay pa po natin kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. But I think it's almost a done deal also, ho, mga kababayan. Pero, well, nandyan pa rin po yung pag-asa na baka sakali makita po ng Korte Suprema ang ilaw, ho, para sa sambayanang Pilipino, ho. But talking about taxes, oh, mga kababayan, gusto ninyo magkaroon tayo ng fair and just taxation dito sa ating bansa. Amen, the Bank Secrecy Law. Hayaan po ninyo na malaya ho ang ating mga government agencies na suriin po ang laman ng bangko ng mga malalaking kumpanya ho, mga kababayan. Makikita ho kasi doon kung sino po ang tunay na nagbabayad at hindi nagbabayad ng kanilang mga buwis. Of course, there are other ways, oh, para makuha po yung mga tamang mga koleksyon, oh, para sa. Pero ang masakit po dito, ang presidente mismo natin, hindi nagbabayad doon ng kanyang buwis. Yan po ang unang objection, oh, ng kalaban niya sa politika. They know. Then unconstitutional po yan pagka convicted ka. Pagkatapos ay merong involving moral turpitude, hindi ka po pwede na maging presidente ng republika ng, or to hold any public office for that matter. Unfortunately, ho, kakampi po ang COMELEC, hindi ko nga lang alam ho kung kakampi din po ang Korte Suprema ho sa usaping ito. But I think this is now the real problem here, my friends. So, ito po ang problema po natin. No need na ipataw sa mga manggagawa para makaipon ng buwis. Now you're telling us, ho, hindi na natin bubuwisan. Alam po ba ninyo, Mr. BTM, ho, meron pong anong tawag ko doon, yung train law. Dapat nga po babawasan na po ang mga kinakaltas na buwis sa atin. Meron pong mga may mga provision po doon eh. Parang yearly ho o 2 years. Meron pong at ngayon pong taon na ito, iba. Dapat po babawasan pa buwis natin. Kanya nga lamang ho. Sobra ho yata ang ninakap. Ay inutang ho ng Pangulong Duterte ho para sa responde ho natin sa COVID, eh lumobo po ang utang ho natin palabas. Eh, kailangan natin bayaran ho yan. Eh paano tayo magbabayad? Eh wala pang negosyo. Di ba? Hindi pa po nagsisimula yung tinatawag na Foreign Investments Act.
Hindi pa pumapasok ko dito yung mga in-check, no? Na maglalagay po ng 100% capitalization, no? Sa anumang negosyo, telco, whatever, no? Sa langis. Alam po ninyo, mga kapatid, binuksan na po ito ng ating gobyerno. Pwede na po pumasok dito mga foreign nationals, no? Na gusto maglagay ng negosyo po dito. Malaking bagay ho ito. Makakalikom po tayo ng pera ho. Unfortunately, ho, may mga usapin ho din. May mga usapin pa ho dito. Paano natin sila kukolektahan po ng buwis? Di ba? Kung ang pangulo ho natin mismo, hindi nagbabayad doon ng buwis, paano tayo makakakolekta sa mga dayuhan? Chincha Buste, tignan na lang po yung bayad sa PhilHealth. Itinaas na po nila sa 4% ng sweldo kada buwan ang dapat bayaran. Ano po ang mga OFW na solo nila ang pagbabayad nito? Again, this is problem of our overseas Filipino workers, oh, mga kababayan. So, solohin po nila ang buwis. Hindi katulad po ng mga workers po natin, local workers po natin dito. Hati po sila ng kanilang employer. OFWs. Diyos ko po, mga kababayan. And at the time, ho, mga kababayan, at the time na meron pang problema sa ekonomiya, ho, may problema tayo sa sweldo ng mga manggagawa, nagdagdag lamang po ng 31 pesos, kukuhanan po ng 400 pesos po ng PhilHealth. Eh mabuti kung PhilHealth lamang po ang maniningil ho sa kanila. Pagkatapos na nakawin lamang ho ng mga opisyalis ng PhilHealth, ang pera, Diyos ko dahil. Pinapatay talaga ang taong bayan ho. Hindi na po ito ang gusto mangyari ng sino man ho na may puso para sa bayan ho. I only wish we had, you know, somebody out there na nakakaintindi po sa atin sana. But this is not the case. It's a new ball game, mga kababayan. It's a new ball game. The Marcoses are back. At marami hong nakakalukutip sa kanilang mga kilikili na hindi pa po maipapaliwanag. And all this, ho, ay may kinalaman po sa paglilingkod sa atin pong mga mamamayan. And now they are back as the owners of Malacañang. Mrs. Marcos appeared already on stage with BBM. Wala naman po masama ho yun. Kanya nga lamang po, mga kababayan, naalala ko po yung Sandigang Bayan, ho, yung kaso ni Imelda Marcos, where she was convicted for 7 counts of graft and corruption. Diyos ko dahi, ho, mga kababayan, they have the nerve to show their faces in front of 31 million Filipinos, oh, mga kababayan. The point, nagtanong po ako, was it good or bad for the former first lady to show up in the proclamation of BBM? Was it good or bad? Huwag na ho ninyong sagutin. At hindi ko naman, hindi po ako magsasabi po ng kasagutan po dyan. Pag-isipan lamang ho natin ho, ang mga pangyayari ho, na pinipilit pong kalimutan po ni BBM. Ho. Kalimutan na po yung mga nangyari sa mga nakalipas na mga panahon. Yan ang gusto niya mangyari. Ho. How can we forget? How can we forget?
Kalimutan na rin ho natin kung bakit po nakulong si Jinggoy Estrada hanggang ngayon. Tumatakbo ang kanyang kaso ho, mga kababayan. 190 something million pesos ang pinag-uusapan na kaso ni Jinggoy Estrada. Pero nakalusot. Binoto pa rin po. Part of the 31 million Filipinos who voted for Mr. Marcos. Wag na ho natin pag-usapan pa si Robin Padilla, but even him. Kasi convict also ho, mga kababayan. Kaya nga lamang ho, hindi kasi bigat po ng kaso na inabot po ni BBM. Pwede pa ho si Robin Padilla na mag-handle po ng public office. Kanya nga po siguro, nag-number one ho ito. Ha? Kasi popular ho siya. Convicted kasi. Ay, nako talaga naman. Ay, nako talaga naman. Anyway, napapag-usapan po ito sapagkat we're thinking of our country. Bottom line po dito, mga kababayan, bansa po natin. Bansa po natin. Babangon tayo muli. May gagawin ako na mas maganda dyan. Hindi po ito nagawa ng kahit sinong presidente. Siguro kung papayagan nila ang idea ko, sigurado. Palagi mo na lang sinasabi meron kang ano eh. Ito na muna ang ano, ang last na comment na babasahin ko for you. Oh, kasi wala ka namang sinasabi. Puro meron kang solusyon, wala ka namang sinasabi. Ibig sabihin, pinapaniwala mo lamang kami. Eh, hindi naman kami karakarakang maniniwala sapagkat wala ka namang sinasabi. Oh, hayaan mo, pagka meron akong nakita na magandang sasabihin mo at inaakala ko po na makakatulong sa ating bansang Pilipinas, I will be the first to say, eto na ho ang solusyon. But until then, babangon tayo muli. Ito muna ha, pasensya ka na, ito muna ang last comment mo dito sa ating page na babasahin ko po dito sa ating programa. Okay lamang po ba yan? Oh? Rachi Boom Menjola, agi po ako nagsasabi ang totoo, kaya nare-restrict ako. Ako po, lagi po ako nagsasabi ng totoo, kaya nare-restrict ako. Ah, nare-restrict ka siguro ng Facebook mo, ganun ba yan? Okay. Ingat lamang ho, Rachi Boom Menjola. Okay. Junior Dal, sila na rin lang ang batas. Bakit di na lang dagdagan ng laboratorio ng shabu o kaya cocaine para may trabaho mga ibang Pilipino? Baka sakali makabayad ang utang. Class A ang drugs export quality. Junior Dal, ikaw talaga, oh. Baka yan din po ang iniisip po eh. Ha? Mel Rodelio Militante, taxes are the lifeblood of the government and no taxpayer should be permitted to escape the payment of his just share of the burden of contributing thereto. This is the, you know, this is the reason why gusto natin mabuksan muli yung bank secrecy law, mga kababayan. Hindi naman natin kukunin eh. We are not going to confiscate. Titignan lamang ko natin. Not all people, pero mga government agencies task ko to implement yung mga anti-corruption laws. Dapat to sila ang nakakaalam kung gaano kalaki po ang pondo nito. At kung ito man po ay nasa ibang bansa na po, nasa labas ng bansa, meron pong batas naman dyan para mahabol ang mga yan. Wala ho dapat pagtataguan. Ito ho, kaya pong gawin ng ating pamahalan without resorting to dictatorship po, mga kababayan. No. Wala hong dictatorship dito. Walang martial rule dito po, oh, mga kababayan.
All we need is a political will, no? From the incoming president of the Republic of the Philippines. Yun lang naman po ang kailangan, no, dito. Tama ka lang dyan, no, Mel. Tama yun. No? Alright, meron po tayong tatanggapin munang report. Ha? Mahigit 4,000 ang Tikenyos na kinabang sa 16.8 million pesos na tulong mula sa tupad ng Dole. Mabuti pa po ang Dole nagbibigay talaga ng ayuda sa kanilang mga manggagawa. Pakinggan po natin ang buong detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nes, good evening. Na munisipalidad ng Antique na natanggap nilang 16.86 million sa ilalim ng Emergency Employment Assistance ng programang tupad ng Labor Department. Tumanggap mula sa pangunahing programang pang-empleyo ng Dole ang bawat beneficiaryo ng 3,950 pesos sweldo para sa 10 araw na pagtatrabaho sa kanilang komunidad. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga tindera, magsasaka, super, mangisda, manggagawa at mga kababayang hindi sapat ang kinikita sa kanilang komunidad. Sa bahagyang urbanisadong munisipalidad, ang mga programang trabaho ay nakatuon sa mga proyekto ng panglipunan ng komunidad tulad ng pagkukumpuni, pagpapanatili at pagpapabuti ng mga karaniwang pampublikong pasilidad at infrastruktura tulad ng mga paaralan at mga sentrong pangkalusugan, paglilinis, pag-alis ng barra ng mga kanal, paghiwalay ng mga basura, paglilinis sa baybayin at pagtatanim ng gulay sa komunidad. Sa pamamagitan ng tupad na isbigyan ng panandiliang trabaho ang mga Antikenyo, particular na ang mga nasa marginalized sector at makibahagi sa samasamang pagsisikap ng lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng lalawigan ng Antique bilang isa sa mga umuunlad na destinasyon ng mga turista sa Region 6. Ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat para sa Your Honor Place. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas, Balakilong, Alaay. Andre, maraming salamat. Ha? Thank you very much. Willie Espiritu, partner. Magandang gabi po. Every 9 o'clock ho, si parin Willie Espiritu. Dito po sa alas 8 ho ng gabi hanggang 9:30. Ng umaga ho. Ng umaga dito po sa BSC, Broadstream Cast Communicator. So magkasunod po yan. Kay Sel Baisaw. Ayan. For your information po, kay Willie Espiritu at Digital Patrol naman kay Sel Baisaw. Willie, good evening, partner. Oh, magandang gabi sa iyo. Rachibu Medjola. Oh, huwag na kayong umasa kahit saang departamento sa digong, lahat ang head ng mga department. Sabagay ho, mga kabayan, mukhang wala na tayong mapupulot pa dyan ho, sa nakaraang administrasyon. Pati continues to sign na legislation. So, mga kababayan, ako talaga naman. Ha? Junior Dal, sa June 30, iyong 31 million pwede nang pumila sa Malacañang dahil ipamimigay na bawat isa ang Taliano Gold at 20 pesos per kilo ng bigas only in the Philippines. Oh my goodness. Oh, totoo po ba ito, oh, mga kababayan? Meron bang Taliano Gold, oh? Wow. Abangan naman, abangan niya ho natin ho. Baka naman hindi sa Malacañang ho ang pila. Baka meron pong ibang lugar. Naghahanap po sila. Baka naman po pwede ho sa ano? Sa Quirino Grandstand.
Philippine Arena ho. Mas mabuti ho dun sa Philippine Arena ho. Para hindi malalantad ho yung mga pipilo ho. Ho, sir. Taliano Gold. Pati ho, 20 pesos per kilo of rice ho. Wow, talaga naman po, matutupad na ho yata ang pag-asa ng mga Pilipino ho. Pero, siyempre ho, yung mga 31 million voters muna ang makakapila ho dito. E paano ho yung mga hindi pa po, hindi po bumoto ho, yung labas sa 31 million? Ah, ganun. After the 31 million. Oh, really? Ratsibum! Wala nang mag- i-invest na foreigners dyan na matino ang isip. Alam mo, Ratchibu, marami pa rin ho. Kasi itong mga foreigners na ito, lalong-lalo na mga kainchikan, ho, magagaling sa negosyo mga ito. Magagaling mambola, maglagay, ho. They know what to do. At kayang-kaya niya lang paikutin ang utak ng mga Pilipino sapagkat inalalagyan lang mga yan eh. Yan ang delikado ho sa atin ho mga kababayan. When the legislators open up the country ho to foreign investment, 100 capitalization ho mga kababayan. Palagay ko dito mag-uumpisa ang katapusan po natin. Naibenta na ho ang ating bansang Pilipinas ng mga walang diyang lawmakers ho natin. Kakaawa ho tayo. This will be ito na po yung hinahanap po ng mga inchik, ho, mga komunistang inchik, para official na ho sila na maninirahan at magdenegosyo dito sa ating bansa. They will be legalized, no? To stay in the Philippines kasi may negosyo po sila. And we will have no more power to drive them out kung nagluloko na po mga ito. Nakuha na nila ang West Philippine Sea. Nakukuha na nila ang mga negosyo dito sa loob ng bansa ho natin. And they are all over town, ho, mga kababayan. Xi Jinping knows best, ho, my friend. Alam ni Digong ito, pero hindi po niya sinasabi ho sa atin. Meron po silang sikreto, ho, mga kababayan, na dapat po nating mabuksan, ho. And again, this is a matter for the new administration to unlock, mga kababayan. Foreign investments. Sige nga ho, tignan ho natin. Sino pong mga foreigners ang mag-i-invest po dito sa atin? Bakit kayo pumayag e milyones kayo against those monstrous looters? Ho, yan ho, mabigat ho dito. Presumptive president lang yan, not full-fledged. Malapit na ho kasi Ratchibum eh. Tapos na ho yung presumptive presidency po niya. Tapos na po yung president-elect po niya kasi, I mean, nasa president-elect pa lamang po kasi proclaimed na po siya. Pero naantay ho natin yung inauguration niya that will make him officially the elected president ho, where he can now assume the presidency. And that is June 30, 12 noon. Okay? Benz Diaz Pabulos is watching. Magandang gabi po, sir. Alexi Aquino, padre. Eden Pedralves. Ratchibu Menjola in Chiclam. Matitino ba yan? Tapos na lahing Pinoy, province of China, na kayo. Ayan ang mabigat po dito, oh, mga kababayan. Oh. Ratchibum,
He will always be a presumed president to me. Ah, okay. Okay. Wala tayong magagawa. That is your paniniwala. And that is also the paniniwala of maraming tao. Presumptive president. Pero, 31 million. Hindi ka pa ba susuko dyan, Rachibo? 31 million Filipinos daw po voted for BBM. Pero wala siyang kapangyarihan to open the bank accounts of these people. Oh. I-amyende lamang ho ang bata. Sabihin mo lamang dun sa mga kapanalig mo. Magluwag na ho tayo ng konti. Silipin na ho natin kung sino ito mga tax evaders. Silipin na ho natin ito mga smugglers ho sa ating bansa. Oh. Yun lang ho eh. Kailangan lamang po talagang ay nako talaga. Bro, nag-file na ata ng bankruptcy ang ICC. Bakit wala ng balita? O baka naman natabunan na ng pera? Junior Dalo, yun ang nagtatanong ho. Rachibu Menjola, 31 million ang bilang pero SD cards na rigged yan. 12 million lang ang totoong tao. Wala hong, wala nag-iimbestiga eh, Rachibu. Eh. Wala nang nag-iimbestiga oh, sa 31 million. Oh? The Comelec has declared the winner already. The Congress has declared the winner, has proclaimed the winner. Wala na akong mag-iimbestiga. Tayo na lamang po nagsasabi ay walang 31 million. Pero ako, sabi ko 31 million, okay. 31 million ba kayo lahat nang bumoto kay BBM? Okay, walang problema ko yan. Pero kayo po ba ay nakahanda talaga na suportahan si BBM? Political will pinag-uusapan mo natin dito eh. Ha? Gusto ninyong umangat, gumanda ang buhay mo natin. Ha? Buksan mo natin ang mga bangko, di, bangko ng mga negosyante. Ha? Yung mga tax evaders, ha? Perceived tax evaders, the Bureau of Internal Revenue knows them. Ha? Alam po ng BIR ang mga ito. That brings us to the point, ha, mga kababayan. Ito, kailangan mo natin talaga. Ha? Taong matino sa Bureau of Internal Revenue. Ganon din po sa Bureau of Customs. Alam po ba ninyo, even in the Bureau of Customs po, mga kababayan, hindi ko pa maaring tanggapin na walang kinalaman po ang BOC sa mga smuggling cases. So, but they have a way of saying, hindi po kami, ang final decision making people kung sa tungkol sa smuggling. Ang patakaran dito sa Bureau of Customs, sabi po ng mga opisyal so ng Bureau of Customs na kakausap po natin. Ang sabi ho nila, walang tauhan po ng BOC na babaliwalain ang tinatawag na mga import permits na nanggagaling po sa Department of Agriculture o sangayon ito. Ibig sabihin po, yung import permit maari manggaling po sa fisheries, maari manggaling po sa Bureau of Plant Industry, maari manggaling po sa Bureau of Animal Industries. All these agencies, oh mga kababayan, are represented ho dyan sa BOC. At nandyan po sila nakabasid palagi pagka may dumadating na mga kargamento po. Lalo na mga agricultural products. So nakatanod lahat po yun. So sa tingin po ba ninyo, yung BOC personnel ho eh, magpupumilit na
pakawalan ho yung isang kargamento na walang import permit. E di nagalit po ang Department of Agriculture. Tama? Pero, yung Department of Agriculture, pagka nakita may import permit, sasabihin po sa customs personnel, may pero import permit, payagan mo na yan, lumabas. Ay papayagan naman po, kukuhanan na po ng buhos yan. Oh? Maaring tama o hindi tama ang buhos. Depende na ho sa kanila ho yan. Eh. Pero nakalabas na ho yung kargamento. Meron pang isang lugar ho kung saan po pwedeng tignan pa rin po ng mga personnel ng Department of Agriculture ang mga kargamento ho, mga kababayan. Diyan po nila niluluto because the Bureau of Postal People are no longer there. Ayun, ha? So, alam po ng Department of Agriculture na ito'y masamang ginagawa ho nila. Marami na silang kasalanan. Pero itong si Mr. William Dar, naghuhugas ng kamay at nagpapahiwatig pa siya na, Sir, Mr. President Marcos, oh, kung gusto po ninyo, handa pa rin po akong maglingkod bilang sekretaryo po ng... Hindi pa siya busog, mga kababayan ko. Hindi pa po siya busog. Walang niyang buhay na ito. Gusto pa niya. Samantalang asosasyon po ng mga broilers po. Broilers Retailers Association of the Philippines po. Ha? Nagsalita na ho. Dapat hindi na po marire-appoint yan si Darna yan sapagkat wala siyang puso para sa mga mangingisda, mga magsasaka, at mga yung mga broilers, oh, yung mga nagninegosyo po dito sa agrikultura. Mr. Dar has no heart for them. He has only heart for importers. Mas pinapaboran ni Mr. Dar ang mga importers. Yan po ang masakit po dito, mga kababayan. Ngayon, ano kaya ang gagawin po ni Mr. BBM dito ngayon? Oh? Yan, antayin po natin ho, mga kababayan. Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Department of Agriculture ho. Ito po ay napakaalagang departamento ho, na dapat alagaan. Si Ma'am Cynthia Villar, hindi naman po totoo para sa mga magsasakaw ito sa Senado Jose. Oh? Meron pong ipinalabas na administrative order ho ng Department of Agriculture. Pwede naman daw ho mag-importa ho ng gulunggong. Mr. Dar, ho? Saan niya na naman dadalhin yung pera makukolekta ninyo dito? Ayop talaga ho, mga kababayan. At walang magawa. Walang masabi ho si Ma'am Cynthia Villar. Ayun ako, Mel Rodelio Militante, all public officials and employees, whether regular or under temporary status, are required to file a SALEN. A public officer or employee shall, upon assumption of office, and as often thereafter as may be required by law, submit a declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth. The question is, who among the former presidents declared their salen? Ito na po yung pinag-uusapan natin ito. Tinatanong po ni Mel Rodelio Militante ho ito, mga kababayan. I don't know kung nag-submit po si Noynoy Aquino po ng sal-in po niyan on. I really don't know. But all the other presidents, no. No one. Nobody. Including our President Duterte. Ho. Sabi po niya noon, punta ka sa bangko. Ho? Nagbibigay na ako ng waiver.
Ang waiver po, ibinigay po niya sa kanyang abogado, hindi po kay Trillanes. Ay, anong nangyari? Oh, binigay ko yung waiver ko ah. Nandun sa abogado ko, kunin mo sa abogado ko. Eh, yung abogado niya, eh, sa akin binigay, hindi naman sa iyo eh. Ayaw talaga ho, mga kababayan. Abogado nga eh. Abogado talaga ho. Is this what is going to happen with the administration of Mr. BBM? I really don't know ho, mga kababayan. Pero, I hope, umasa ho tayo na makakabangon tayo muli. Sabi nga, sabi nga nila eh. Bakit naman? O baka nga naman ho tayo makakabangon po muli. Ha? Si Jabuste Bam, watching po siya. O, itong sal-en na ito. Napakahalaga po ito, mga kababayan. All government officials, especially yung mga matataas na, including the president, is not exempted. Ah, may batas ho dito, Mel, na nakalimutan mong sabihin ho dito. Kailangan ho, available po yung sal-en ho sa media. Pero anong ginawa ng ombudsman ho? Inahirapan po to a point na hindi ka makakakuha hanggat hindi po mapayag yung may-ari ng sal-en. Pero ang sinasabi ng batas, available to the media yan. Personally, sabi ni Ma'am Chincha Buste, kahit po ako na isang consumer at makikinabang sa murang bigas na 20 pesos kada kilo, ayaw ko pong umabot sa ganon. Kawawa ang mga magsasaka. Ano pa kikitain nila? Wala namang malinaw na platforma na ihatag. Paano ito magagawa nang hindi nadedehado ang mga magsasaka? Chincha Buste. Beautifully said, no? Ito po ang totoo na tanong. Ulitin ko po ha, ang sinasabi po na ni Ma'am Chincha Buste. Personally, kahit po ako na isang consumer at nakikinabang sa murang bigas na 20 pesos kada kilo. Sino nga ba naman ang ayaw niyan? 20 pesos po bawat kilo. Ayaw ko po umabot sa ganun. Kawawa ang mga magsasaka. Ano pa kikitain nila? Wala namang malinaw na plataforma na naihatan. Paano ito magagawa nang hindi madedehado ang mga magsasaka? Do we need to say more here, mga kababayan? Pwede lamang pong mangyari ito, ho, mga kababayan, ho, kung sasagutin ni BBM ang subsidiya para sa mga magsasaka. Will he do it? I doubt it. Because malaking alagaw ito eh. Saan sa kukuha ng pera? Kung walang ayuda ho, gawin mong 20 pesos per kilo ang bigas, tama ho si Ma'am Chinche. Paano yung mga magsasaka? Sila nagtanim niyan eh. Kawawa ho sila. These are the realities of life today ho, mga kababayan. Ngayon ho natin nakikita ho, kasi nang merong nangakong magiging presidente ho natin, gagawin ko na 20 pesos per kilo. Naniwala naman po ang 31 million Filipinos ho, dito ho, mga kababayan. Tuwang-tuwa ho sila. Hindi po inaral sino ang masasaktan kung ibababa ang presyo. Granting ho, mga kababayan, para matuloy lamang ho ang pangakong 20 pesos per kilo. Gagawin ni Bongbong, okay, 20 pesos per kilo, sagot ko yung mga para sa mga magsasaka. Pero ito yung gagawin natin. Huwag naman 100 days, 50 days na lang.
nakatupad na po siya. At least nagawa po niya ang hindi po nagagawa ni Digong. Ay, naku ho, mga kababayan, pag-isip-isip na po tayo, ha? Hmm? Ed Bausa is watching. Good evening, Padre. How are you? Felisa Malibiran. Kami po sa public schools. Pag di nag-submit ng SALEN, tinatakot na di susweldohan. Samantalang automatic na bawas na sa sweldo ho namin. O, kita ninyo ho, mga kababayan, pati sa mga nagtuturo ho, yung mga teachers ho natin. Pagka hindi po sila nag-submit ho, ng SALEN po nila, automatic po deduction. Parang sa mga manggagawa ho, mga kababayan, automatic deduction ng taxes ho, hindi pa po natatanggap ang sweldo ng manggagawa. May bawas na ho. Pero yung mga negosyante ho, mga kababayan, malalaking buhaya ho sa ating lipunan, mga pinapanginoon ng ating mga politiko ho, mga kababayan, hindi po nagbabayad ng at kailanman hindi mo masisili po ang kanilang mga bangko because of the bank secrecy law. So hindi po natin sila, may nandinig na po ba kayo na nakasuhan po ng tax evasion? Oh? Ang pagkakaalam ko ho eh, si Bongbong Marcos lamang po ang convicted ho dito eh. Kasi masyado nang malaki. Si Bongbong Marcos lamang po eh. Meron pong conviction po from the RTC, Regional Trial Court. Meron din pong sinang-ayunan po, confirmed by the Court of Appeals. Pinaabot po sa Korte Suprema pero ibinalik din po sa Court of Appeals. From there, mukhang binago ho ang penalty ho. Tinanggal po yung imprisonment para hindi po maging involving moral turpitude. Kita na ho ninyong ginagawa ho nilang pagsasalbahe sa ating batas ho. The only president convicted before becoming the president. Oh my goodness ho. Ed Bausa is watching. Oh, all right, Ed, good evening my friend. Junior Dal, kaya nga inappoint ni Digong si Martires sa ombudsman para wala nang SALEN. Dapat tutanggalin na ho si Martires ho dyan ho, mga kababayan. But will Marcos do this? Ito na po ang mga aabangan natin. SALEN. Ito po ang isa sa mga pamamaraan ho para makita ho natin yung kita, pati na hindi kinita, pagkalugi ng mga government officials. So, dapat po makita ho natin saan po ba sila kumita ho sa panahon ng kanilang panunungkulan. Bawal ho, mayroong ano eh, negosyo ho, if you are a government official. Eh si Bongbong nga ho eh, tignan ho ninyo ho, mga kababayan. Meron ba siyang negosyo, pero ang laki ho ng pera ho nila. Nakakaingit nga ho eh. Ako, ingit na ingit ho. Ayaw talaga. Three laws, Mel Rodelio Militante. Three laws, tatlong batas that govern the filing of the SALEN. Republic Act 3019, ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. The 1987 Constitution, maliwanag ito, saligang batas po natin. At RA 6713, ito po yung Code of Conduct ng mga public officials and employees. Nandyan po, napapaloob po dyan yung tungkol sa SALEN. Kaya hindi po pwedeng ipagkait ho sa ano eh, sa publiko ho, ang nilalaman ng SALEN ng mga government officials po natin, including that of the president. Ombudsman has nothing to do with keeping it secret ho, mga kababayan. But Martires of the Ombudsman has done it for Mr. Digong. Ngayon ho, wala na ho si Digong.
Will public officials shall end be open to the public also under the regime of Mr. Bongbong Marcos? I wonder ho, mga kababayan. Nagsalita na po yata si Bongbong dyan. Mukhang hindi rin po siya papayag na magiging open sa publiko ito. So corruption will be there. Corruption ho, mga kababayan. Tax evasion will still be here. So what are we talking about, oh, my friend? What are we talking about? Pagbabago sa ating bansang Pilipinas, oh? Pagbabago, yes, sa mga tao ahawak ng ating gobyerno. Iba ho ang makikinabang ho ngayon kaysa dati. Really? Rachibum Menjola, yung kapatid ko po, 30% ng gross niya, ang tax niya kasi nasa mataas na tax bracket siya. Grabe. When I was still receiving my own salary, oh, malaki ho ang kaltas ho sa mga manggagawa. Malaki ho. 32% ho. Impeachment lang magtatanggal kay Martires. Well, no lawmaker would attempt to do that. Kasi kapanalig pala lahat. Di ba? Ayan po ang malungkot sa buhay po natin, oh, mga kababayan. Ito, pinakamalungkot sa buhay po natin. Napangakuan po tayo ng mga bagay-bagay na hindi po mangyayari. Ang pagbabago ng Pilipinas ay magiging in-check niya talaga tayo. I think this is the reality now. Huh? Rachibum! Mukhang ito na ang totoo na mangyayari ho. Incidentally ho, mga kababayan, nako, alam po ba ninyo, masama na ho nangyayari po sa West Philippines. Nadedehado na po ang Coast Guard natin. Nadedehado na po ang ating mga gwardiya ho diyan sa West Philippines. Malalaki po ang mga barko na mga infect. I think it's about time that we call upon our allies to help us defend ourselves. But we do not even admit, we do not even ask them to help us. Umaasa na lamang po tayo sa mga loans na binibigay ng China. Pero yan naman po ay para mapasaka nila na po ang West Philippines. At magaya na po tayo sa Bangladesh, hindi makabayad ng utang, kukunin na po ang bansang Pilipinas. Talagang probinsya na nga po ng China. Papayag po ba kayo dyan? Oh, papayag po ba kayo? Rolando Respo, nakawan pa din ang mangyayari pala ngayon. Dami ko nabulag at nagago. Dami ko nabulag at nagago. Sabi ni Rolando Respo. Bakit tumakbo ka ba, pre? Junior Dal, mapapaimbestigahan kaya ni BBM si Isko sa isyu ng Divisoria, Harrison Plaza na binenta at 15 billion na inutang sa DBP at 10 billion sa land bank. Oh my goodness po, mga kababayan ko. Apogi-pogi lamang po si Yorme nun. Laki pala ng pera nito. Ano bang katotohanan dito, Junior Dal? Ho? 15 billion po ba talaga ang inutang ho? Para mabenta ho ang Divisoria? Oh my goodness. Mel Rodelio Militante, contrary to laws, public access to the Salen has been problematic.
with custodians issuing directives that either go beyond reasonable requirements or plainly restrict access. Simple lang yan, Mel. The ombudsman made it possible or made it impossible for media people, media institution to get a copy of the SALIN by imposing requirements that even the constitution, constitutional framers never thought of. Hindi man lang naisip po ng mga matatalino and wise men of old times. So, mga constitutionalist po natin, hindi po nila naisip. Pero, naisip po ni Martires. Bakit o? Eh, malaki ang bayan doon dyan. Hindi po ba? Gagana po ba ang isip po ninyo kung walang palaban? Hindi yun eh. Subukan po ninyo magtrabaho ng matindi. Gamit po ang utak po ninyo. Kung walang sweldo, wala kayong tatanggapin. Gagana po ba yung utak po ninyo? Pero kung may fertilizer po yan, oh, ay nako, mayabong po ang bunga. Mayabong po ang puno. James Tan Singon. Oy! James, watching, ho, from Calayan, Cagayan. Ho, James, are you the one from Calayan? James, I am happy to find your name here. At sana ho, palagi po kayong manunood dito. Natsempuan lamang po ninyo. Ho, si Manong Ben na ho ito. Taga Calayan, ho. Ha? Taga Calayan, ho. Balita ko, puro BBM din ho sa Calayan, Cagayan. Panginoon ko po. James Tan Singon. Good evening, my friend. Good evening. Rachibu Menchola. Papayag ang mga brain deads dyan. Kahit ano gawin pang aapi sa kanila. Dahil walang pakialam at tamad at walang ambisyon ang mga inutil na iyan. Oh my goodness. Matindi na ho ito. Nagagalit na ho si Ratchibug. Oh, Mel, Article 11, Section 17 of the Constitution requires that the SALN of the President, Vice President, members of the Cabinet, Congress, Supreme Court, Constitutional Commissions, and other constitutional bodies or offices and officers of the Armed Forces of the Philippines with the general or flag rank be disclosed to the public following procedures set by laws. Procedures set by laws. Ito matindi ho sa lahat to, Mel. Yung inilagay ho ng batas. Hindi po yung constitution ang problema ho natin dito eh. Pero yung inilagay ho ng ombudsman. Hindi ko alam po kung yung ombudsman requirements po ay hango po sa batas na ginawa po ng Kongreso. I think this should be a law. There should be set by law eh. Hindi po ang ombudsman lamang po ang may gawa ho dito. Dapat po batas na gawa ng Kongreso ho. Pero ang sinusunod doon natin, batas na ginawa ni Martires. Tama po ba ito, Mel? Tama po ba yun? Batas na ginawa ni Martires. At yan po ang napakatindi po sa lahat po dito, mga kababayan. Ratchibum, the hoodlums there are all law and constitution breakers. Yan na ho. Wala lang paniwala talaga ho sa mga kalaban ho ng bayan, oh. Nako talaga naman. Sir, I am watching from Australia. Really? Nandiyan ka ba sa Australia ngayon, Ratchibum Menjola? Anong oras na ngayon dyan? Oh? At sana ho,
mapagsabihan din po ang iba pa natin mga kabayan wherever they are. If you have a means to get in touch with them, tell them to listen and watch the program, i-share, i-like, i-follow po natin po ito para marami pa po makakapanood sa ating po mga kababayan. Sa lahat po ng mga Pilipino na nandyan po sa Australia po ngayon, maaari lamang po makipag-ugnayan po kayo dito sa atin at malaman po ninyo ang mga nangyayari po dito sa ating bansa. Maliban na lamang po kung ayaw na po ninyo dito sa Pilipinas. Gusto po ba ninyo ibigay na po natin bilang probinsya na lamang po ng China ang ating bansa na pinakamamahal ho? Gusto po ba ninyo? Huwag na kayong makialam. Please lamang ho mga kababayan po namin. Ako po yung nagsusumamo ho sa inyo. This is the only country we ever knew ho as the Philippines that belong to the Filipino people. Bago naman natin ipamibigay ito ng ganyan-ganon na lamang. Ipaglaban po natin ang ating soberenidad. Yan naman po ang sinasabi ni BBM. And we are going to support you, Mr. President, sir. Oh, incoming president. We will support you with your stand. No? Ang sabi niya, we have to negotiate with China with a firm conviction. We will not allow our country to be trampled upon, no? Yung sovereignty po natin. Ang gaganda ho ng sinasabi po ni BBM, but what is happening ho mga kababayan? Bush lamang po, hindi malutas-lutas. Jesus Christ. Rachi Bo Mendiola says, it is 11:46 p.m. Ho, aba, nauna pa pala ang Australia po sa atin, ho. 11:46 tayo dito eh. 10:49. Oh, 10:49. Oh. Wow, good evening po. Rachi Boom Menjola, how is Australia ho ngayon? Oh, kumusta po ang Australia ho ngayon? Oh, election din po ninyo diyan ha, di ba? Kaya nga panay ang banat ko. Kasi ayaw ko na maging probinsya ng China ang Pilipinas, sabi ni Rachi Boom Menjola. Katuwang mo ako dyan, Padre. Ako ay kasama mo dito. At alam ko po, mga nanonood dito po sa ating programa ay kasama po natin sa pakikibaka. I'm happy to tell you na marami po sa ating mga taga-subaybay dito sa Your Honor Peace ang talagang nagmamarasakit po dito sa ating bansa. We are one. With you in defending our sovereign. Hindi ako papayag na mapapunta ho sa China. Nanalo na ho tayo eh. We won the arbitral tribunal. Meron ng ruling ho dito eh. Atin po ito, West Philippine Sea. Yung nine dash line ng China ho was invalidated, was declared null and void. Para mapapunta na sa atin ito at hindi na tayo guguloy ng China. Hindi tayo po pwede makipag-negotiate sa kanya ng isahan lang. We have to be joined by our allies. Yan naman po ang kailangan pong gawin ng Pilipinas. Meron naman pong tutulong sa atin. Bakit nga po ayaw po natin gamitin po sila? Bakit ayaw po natin sila isama? Eh gustong-gusto na nga nila na isama natin sapagkat they have the same concerns as that of the Philippines. O mga kaibigan, yung problema ng Pilipinas, prinong problema din po nila. At China din po ang kanilang kalaban. E bakit hindi tayo magpagkaisa para mas malakas ang puwersa natin laban sa China? Pero kung sa bunganga lamang ho ito, mga kababayan, eh walang mangyayari. Mangyayari po, magiging probinsya po tayo ng China. Rachi Boom, noong May 21 elections namin, bago na Prime Minister namin, bago na. So you have a new Prime Minister. Pero yan po eh, halal talaga ng bayan. Ano, Rachi Boom?
Ratchibom, sabi po niya, talo si BBM dito. Eh bakit ho? Nanalo ho sa bilangan dito. Ayun ako talaga. Ratchibom, yung hayop na psychopath kasi pinabayaan. Ayun ako talaga. Last day ng autumn namin tomorrow. Winter na kami. Pero napakaginaw na po. 7 degrees. Jesus Christ. 7 degrees? Wow, ang lamig-lamig na niyan. Para kang ano eh. Para kang nasa bus, oh. Nilagay po yung aircon. Oh. 7 degrees. Ginaw na ginaw talaga ang mga biyahero. Ayun ako, Ratchibom, I'm glad to see you again on the program. At dalangin ho namin na maging safe ka palagi whatever you're doing there in Australia. Sana nga maging matagumpay ka. At pagtulungan ho natin ang problema po ng ating bansa. The problems that we are encountering now, my friends, are not ordinary. Complicated na lahat ang mga ito. Pagbabayad po ng utang, pagbabayad po ng buwis, paglago po ng ating ekonomiya, pag ibang closing the gap between the rich and the poor. It's almost an impossible task now, ho, mga kababayan. Because mga businessmen control the country now, ho, mga kababayan. It is not the government that controls the government today. It is not the government officials, ho, mga kababayan. Because they have already relegated their functions po to the business sector, ho. Pricing of cash, ho. Sa gobyerno pa ba ho ito? Hindi na ho eh. Power ho, energy, transportasyon, sweldo ng mga manggagawa. Meron po tinatawag na National Productivity Board, Wages and Productivity Board. Pinamamahalaan po ng 3 tao. Government, employer, at saka yung manggagaw. E magkakampi ho, yung employer at saka yung government. Ano magagawa ng empleyado? These are the truths, realities of our times today, ho, mga kababayan. Napakalungkot. And we will remain the same for as long as heaven knows, my friends. As it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Maliban lang ho kung yung 31 million Filipinos who voted for BBM will change their minds and really help the Filipino people achieve their dreams of a better Philippines. Huh? 7 degrees Celsius, ho, mabigat ho yan. Malamig na ho ito. Huh? Yan po sa Australia, sabi ni Ratchibom Mendiola. Kanina tanghali, 13 degrees, lumayas ako ng Pinas nung martial law kasi di ako makakuha ng trabaho. Kasi kailangan noon marunong ka mag-Chinese, Mandarin, sa sarili kong bansa. Oh my goodness. Ratchibom. You were forced to memorize magandang umaga po in Mandarin. Ratchibom, kung dito ang mga bandido na politiko na yan, pina-resign na yan. Ibang Pilipinas eh. Iba talaga ang Pilipinas. Natatangi ho ito, mga kababay. Ito ha, tingnan ho ninyo itong issue na ito ho, mga kababay. Panahon ni
Arroyo ito, mga kababayan. Ito ho ang balita ho ngayon. 14 na mga pulis. Oh. Ano ho yun? Ayan. 14 na mga pulis sa pagbebenta ho ng helicopter ho, 2 helicopter ho, pag-aari ni Mikey Arroyo ho, first gentleman panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo when he was when she was still the president. Alam po ninyo, nagbenta ho sila ng helicopter ho. 2. Pinalabas ho nila na ito'y bago. Pero second-hand helicopters na ho. Nagkaroon ng paglilitis ho ngayon dito ho, mga kababayan. And ngayon lamang po, lumabas ho ang desisyon. Ho, 14 na pulis. Matataas na pisyalis ho ito ah. Hindi ko na nakopya ho yung mga pangalan ho nila. Pero naging interesado lamang po ako anong nangyari po kay Mikey Arroyo. Tuwang-tuwa po ako, mga kababayan. Alam po ba ninyo kung bakit? Yung 14 na pulis, sentensyado ho, fired sa kanilang mga trabaho. Pero si Mikey Arroyo, wow, tuwang-tuwa po ako. Acquitted po eh. Acquitted talaga. Oh, para pinawalan sala ho si Gloria Macapagal-Arroyo ng panahon ni Digong. Oh. Napawalan sala ho ito. Samantalang nagdurusa na po sa kanyang kasalanan. Graft and corruption din po. Parang si Imelda Marcos. Si Imelda Marcos ho eh. Hindi po na bilanggo ito. Pero sentensyado ng 77 taon. Oh, pagkabilanggo. Pero ni daliri ho yata, hindi man lang nakatuntun sa bilangguan. Hindi ko nga maintindihan ho kung bakit ho. Pero 14 ho ng mga pulis, awawan naman ho ang mga ire. Sentensyado na ho mga kababayan. Si Mikey Arroyo, asawa ni Gloria Macapagal-Arroyo, kakampi ho ng mga nasa administrasyon ho ngayon. Ayun ho, nakalalaya ho. Pero sa kanila nang galing, yung iminentang helicopter. Ginamit po nila yung mga pulis. Kawawa ho yung mga pulis ho, mga kababayan. Nagdurusa po yung mga pulis sa kagagawan ho na mga tarantado ho sa gobyerno natin. Jesus. Ay, naku talaga naman ho. Mel Rodelio Militante. The SALN is mandated by 6713 to be publicly available. And the public's right to know is guaranteed under this law. Information required by RA 6713 pertaining to assets, liabilities, and net worth, as well as the financial and business interests of the spouse and unmarried children under 18 cannot be redacted. Other personal information should be disclosed only when necessary for a legitimate purpose. So very simple po ang requirement po dito. Pero bakit hindi ka makakuha ng kopya po, ng SALN? Because the ombudsman made it impossible. Lo. This is not, is this not a violation of the Constitution? You tell me. Di ba? Mel? Di ba? Rolando Resco. Oh, thumbs up po siya. Oh, thank you very much, Sir Rolando. Ha, ha, ha. Rachi Boom. I saw that stupid deal about that helicopter. Oh, talaga. Nakakatuwa ho eh. Tuwang-tuwa po ako. Acquitted ho si Mike Arroyo. Mga kababayan. Wow, talaga naman. This is government justice in the Philippines. Only in the Philippines ay nakakita. Convicted of graft and corruption. Nabigyan pa yata ng bail after conviction. Only in the Philippines. Angel Panuda is watching. Ma'am Angel, magandang gabi po. Oh?
wala na tayong ano ho. Oras po. Nakabuan po ng ating Your Honor Peace for today. We have discussed a lot. We have heard a lot of comments. Nagpapasalamat po ako. At tayo po ay nakikita na muli. Pasensya na ako ng nakaraan sapagkat meron pong nangyari ho na hindi po natin maiwas. Okay? Felisa Malibiran, pag nasa mataas na pwesto, okay lang lahat. Kasusot talaga. Kuya Ben, puso po ninyo. Hinay-hinay lang po. Good night, Kuya Ben. Madam Lynn, ingat po. Thank you very much, Ma'am Mercy. Huwag po kayong mag-aalala. Marami na rin pong nagdadasal po sa atin. Thank you very much. Hindi ko lang alam ho, kung pinagdarasal na ho tayo mamatay na sana. Hindi. Pero alam ko po, meron pong nagdadasal na tayo po ay ahaba pa ang buhay. At yan po ang ating pinapanaligan. One thing good with BBM is he is not appointing geriatric generals that know nothing about their hosts, gaya ni psychopath, referring to Digong. Wala pa po tayo nadidinig oh, na in-appoint na miyembro ng militar, itong si Digong, oh, I see BBM. And I think I agree with you, Ratchibob. Whoever has my commandments and keeps them, be it it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. John 14:22. Felisa Malibiran, good night po. God bless. Ayan ho. Well, thank you very much. Lahat po ng mga nanood at nagmamalasakit oh, dito sa ating programa. Maraming maraming salamat. Magkita-kita po tayo muli bukas, alas 8 hanggang alas 10. Oh. Ratchibob, thank you very much from Australia. Tell our friends there. Monitor the program and let us work together for the betterment of our country and not to become the province of Republic of China. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicator. Para sa malayang pamamahayag, Your Honor, please. Maraming salamat po.